너 중에 하나 이 빈모. 똑바로. You will not inject anymore, so. Hey guys, it's Sharni and welcome back to my channel. For today's vlog, guys, nag-upload ako ng video sa TikTok na nagpalagay ako ng veneers. And ang dami sa inyong nagtanong talaga kung saan, kung paano, kung bakit, kung magkano, kung anong pakiramdam. Ang daming questions. Yung iba, nasagot ko na siya sa TikTok videos ko. Pero ang dami pa din nagtatanong. So I decided to make a vlog na lang to answer your most asked questions regarding my veneers. So first, I will show you some clips muna, actual videos nung nilalagyan ako ng veneers. And then after that, I will explain everything and answer your questions. Before we start, guys, so itong mga sasabihin ko sa video na to, these are all based on my personal experience sa pagpapalagay ng veneers. So yung ibang tao, baka meron din silang experience na iba sa experience ko or iba sa sasabihin ko sa video na to. Don't get me wrong, just these are all based on my experience. Let's start! Here is the video. Look at my teeth. I will show you my teeth, ha? Pero don't laugh at me. Ayan, ang pangit niya, di ba? Ito, itong two front teeth ko talaga. Dati meron talaga yung stain na super dilaw. Yung sa dentist ko sa Pinas, kinuwera niya lang. Anyway naman, today, nandito tayo sa Laura Medical Center. And today also, I'm with a very supportive. Ate Clary! Oo, para lang samahan ako. Sit, di ba? Let's go! Let's do this! So today, I want to introduce to you the dentist that will be doing my veneers. It's Dr. Iman Abdullah from Laura Medical Center. Hi! And also the very helpful mom, Roxanne. Hi, mom. Hi, guys. This is the lab. We make temporary veneer. After that, we will remove after 5 days when you receive the temporary veneer. We will start using your teeth, and after that, we will put the temporary veneer. So the temporary one is will look like the veneer, not to look like your normal teeth. And after that, we will receive the veneer, we will call you, so we will put final cementation. So for now, we will take measurement and bite it, so they will make the temporary one, okay? Mm-hmm. Yes, we will remove a little bit more. The usual is 1 millimeter or 1.5 or 2 millimeter, not more than that, because your teeth is the only good unit, the color, so we will not take from your teeth. Parang clay. Wax. Wax. Let me see. Anong flavor niyan, ma'am? Strawberry. Strawberry. Hindi na wala na sa hand. Ano lang. Secret lang yung strawberry sa loob. Ay, bagang. Please, kahit mo lang ba? Ay, kompleto pa. Hindi pala ito ng ngiti. Yan, parang natural lang. Ah, okay. Pero kung gato, parang artista siya. Parang sila ayaw. Katrina Gray. Ano di ba? We are going to prep my teeth and then put on the temporary veneers while waiting for the lab for the veneers. Uy,
umiiyak na kaya ako nung ibang araw. Sobrang sakit kasi. Pero nare-relieve naman siya ng Panadol. Kaya lang minsan pag nasa work ako, ngingilo. Ngilo tsaka sakit. Oh, tapos ito kasi diba, ano, wala siya. Yung isa hindi nilagay yung doktora. Pag nahanginan siya, hanggang ngayon yung taas? Oo. Talaga ba? Wala ako maramdaman. Ay, kasi nagnanahan. Pero tingnan ko lang yung ipin mo. Doktora, you will not inject anymore, so? Then it is not working properly. Well, yeah, even in the Philippines. It's like that? Yeah. Why? Hindi ka pa manghe. What's wrong with me? Ibig sabihin, hindi ko pa nasasaktan. Kaya medyo maligam-gam na water, gamitin mo na ito. Ito ko lang yung unang kagat. Siyempre, itlog muna tayo. Okay guys, so ayan, napanood nyo na yung video. Mag-start na tayo sa explanation. First, bakit ako nagpa-veneers? When I was younger, my teeth are like this. Yeah. I grew up in Cavite City. And yung mga Cavitenya, Cavitenyo dyan, or may mga kilala kayo nakatira sa Cavite City, mapapansin nyo talaga, and they would know na karamihan ng tao doon is meron talagang stain sa teeth nila. They said dahil yun sa tubig namin before sa Cavite City. Parang mataas yung fluoride sa tubig namin doon. That's why ganun yung mga ngipin ng karamihan ng tao doon. Not all, but many of us. When I graduated college, nagpa braces ako kasi misaligned din yung teeth ko. So I had braces for 2 years. Nung pinatanggal ko yung braces ko, of course, nandun pa rin yung stain. So ang ginawa ng dentist ko sa Pinas, parang nabanggit niya na before sa akin yung about sa veneers. Pero hindi ko siya gusto nung time na yun kasi bukod sa pricey siya, hindi pa ako ready na magpalagay ng veneers that time. So ang ginawa niya lang, tinanggal niya yung stain sa 2 front teeth ko. And kinovera niya. Parang peeling. Parang pinasta niya yung front teeth ko. Okay, but my other teeth are still stained. Pero itong dalawang front kasi yung pinakagrabe. So ito talaga lang yung pinaano ko. Misaligned din yung teeth ko after nung braces ko. Hindi ko sinuot yung retainers ko. So until now, misaligned pa din siya. That's the story of my teeth. So nakita niyo din sa video yung staff ng Laura Medical Center, si Ma'am Roxanne, na super bait and super supportive all throughout the process, kahit sa pag-i-inquire pa lang. Nag-inquire ako sa kanya last December. I want to ask one of your dentists regarding sa veneers. So sabi ko, sino bang marirecommend mo? And yes, nirecommend niya nga po sa akin si Dr. Iman, na sobrang bait din po and she will explain everything to you step by step kung ano na ba yung gagawin. So, you will not get lost in the process. So, first week ng January, nagpunta ako sa Laura Medical Center to have my teeth clean and magpapasta and also to inquire about the veneers. That's the first step, guys. You have to have your consultation with your dentist kung magpapa-veneers ka. Of course, case-to-case basis kasi tayo. Yung iba, hindi naman kailangan. Kailangan lang ng braces. Yung iba, kailangan naman talaga magpa-veneers. And, luckily, Laura Medical Center, meron silang
raw mo, 16 tip, 6,000 riyals lang yung babayaran mo. Na, medyo pricey talaga siya, pero yung original price kasi guys is 1,000 riyals per tooth. So if 16 tip, 16,000 riyals ang gagastusin mo. But sa promo nila, 6,000 lang. So 16 tip na. So 8 sa taas, 8 sa baba. Second visit ko, yung nakita nyo dun sa video, na pinrep na yung tip ko and kinuhanan na ako ng impression. Yung impression parang imo-mold kasi yung sa tip mo, yung may pinakagat sa akin. I-send yun sa lab, yung lab, dun sila magbe-base para dun sa gagawin nilang veneers. Yung pagpe-prep ng tip ko, oh my god guys, yung tip ko kasi super sensitive talaga siya and yung anesthesia, hindi talaga siya ganun natalab sa akin. Kahit yung dentist ko sa Pinas, yun din yung sabi sa akin. Hindi niya na pwedeng dagdagan pa kasi yun na yung maximum na pwedeng ilagay. And I can still feel the sensitivity. I can still feel the pain. And the same thing happened nung piniprep ni Dr. Iman yung ngipin ko. As in, umiiyak talaga ako kasi sobrang sakit niya talaga, guys. Of course, yung ibang tao, baka effective agad sa kanila yung anesthesia. Pagkalagay, hindi na nila mararamdaman yung pain. But as for me, I still can feel the pain. So, I'm not saying na pag nagpa-prep kayo ng ngipin nyo, mararamdaman nyo din yung ganun ka-painful. Sige, ate, nagbablog ako! Also, that day, nilagay na rin yung temporary veneers ko. Sobrang iba siya sa permanent veneers. Para siyang pustiso. Pustiso, actually. Kasi, isang buo lang siyang ganun, tapos isasalpak lang siya sa ngipin mo sa taas and sa baba. Unlike yung veneers na isa-isa kasi siyang nilalagay, diba? Grabe din yung experience ko. 10 days din yun, naka-temporary veneers ako habang inaantay kong magawa nung lab yung permanent veneers ko. And sobrang hirap kumain. Kasi yung temporary veneers ko, medyo binalkihan siya ni doktora. Para daw madali siyang tanggalin pag ilalagay na yung permanent veneers. Also, hindi din ako kumakain kasabay ng ibang tao kasi nahihiya din ako kasi ang pangit niya ng tignan para siyang pustiso. But I can eat soft diet. And also, yung ginawang teeth preparation sa akin ni doktora is conservative type ng teeth preparation. As in, thin layer lang ng front side ng teeth ko yung tinanggal niya. Andun pa rin yung original teeth, tinanggal lang yung may mga stain. Hindi ganito. Yan, iba yan. Ang tawag ata dyan is crown. Sorry, I forgot to tell you guys, yung veneers pala na ginamit sa akin is zirconian. I'm not familiar dun sa iba't ibang type ng veneers. Sa nabasa ko, parang matibay siya na kind ng veneers. So, ayun. Also, papapiliin ka na din ni doktora kung ano yung shade ng teeth na gusto mo. Meron kasi sobrang puti, meron saktong puti lang, meron medyo madilaw. So, I don't know, sino pipili nung medyo madilaw. Pero ako, yung pinili ko, hindi yung masyadong maputi. Then, after yung second visit ko, usually ang sinabi nila is 2 weeks ka talaga yung maximum na mag-aantay ka para magawa nung lab yung veneers mo. As for me, 10 days ako nag-wait. And then, third visit ko kay doktora, eto na yung ilalagay yung permanent veneers mo. So, nakita niyo dun sa video, sobrang umiiyak din ako. Kasi pagtanggal nung temporary veneers ko, as in kahit nung nahanginan lang yung original teeth ko. As in, sobrang sensitive niya talaga, guys. I was literally crying the whole time. Medyo matagal din yung pagkakabit ng permanent veneers kasi isa-isa talaga yun. Isa-isa talagang ikakabit and mabusisi talaga. Siyempre, parang medyo maninibago ka. Di pa rin pantay yung ngipin ko, of course, kasi misaligned pa din siya. Sabi kasi ni doktora, if I want isabay yung pag-aalign ng teeth ko sa pagpapakabit ng veneers, malaki yung ibabawas dun sa original teeth. And I don't want that. Anyway, sabi niya, I can still have my braces naman if I want to in the future. So yun, na-answer ko ba yung mga question nyo? Kung gano'ng katagal yung process, like 3 weeks. 3 weeks, sabihin na natin, maximum. Now, it's been like 2 weeks na since nakabit yung veneers ko. For the first few days, grabe yung sensitivity ng teeth ko. Soft diet lang din ako noon. Kahit mag-toothbrush, ang sensitive niya. Pag uminom ako nung malamig na tubig, ang sensitive niya talaga. As in, super. But after over a week, yan, medyo nawala na yung sensitivity. Sabi din nila, 15 to 20 years din daw yung tinatagal ng veneers. Depending kung paano mo alagaan yung ngipin mo.
And also, according to Dr. Iman, I can still eat regular food. Actually, nakakain ko naman yung lahat ng gusto ko. Like now, after like 2 weeks, I feel normal na. Hindi ko nararamdaman na naka-veneers ako. All in all, I am very happy with the result. Although at first, I was so scared really. Siyempre, hindi ko alam kung ano yung magiging resulta. Baka pagsisihan ko ganyan. But no, guys. Before, kapag nag-smell talaga ako sa first... Kapag nag-smell talaga ako sa personal, nahihiya talaga ako kasi mas tinga yung teeth ko. You know, if you really want something, if you want to change something for you to have more confidence, para mas maging masaya ka, just do it. So, ayun lang guys. If you have any other questions, i-comment nyo lang. Itatry kong i-answer yan. Shoutout nga pala kay Ma'am Jovel Andaya. Hello po, ma'am. So, that's it for this video, guys. I really hope na nakatulong ako sa inyo sa mga gustong magpa-veneers dyan. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and of course, subscribe to my YouTube channel. Also, follow me on all my social media accounts. I will post them somewhere on the screen. Again, guys, thank you so much for watching this vlog and I will see you again on my next one. Bye!